we always listen to the Madlang people. Tama. Diba? If you listen to the Madlang people, you will never go wrong. Trending ngayon ang mga naging pahayag ni Uncabogable Star Vice Ganda sa latest episode ng It's Showtime. Ayon kasi sa netizens, ay tila may pahaging ang komedyante sa mga nagaganap na isyu ngayon sa pagitan ng It's Showtime at TV5 Network. Kung matatandaan ay usap-usapan pa rin hanggang ngayon kung ano ang mangyayari sa nasabing noontime show. Ngayong opisyal nang nasa TV5 sina Tito, Big and Joey kasama ang ilang legit dubber cards. Ilang espekulasyon na ang lumabas na mas pinabura ng TV5 ang TBJ. Kaya naman mawawala na ang It's Showtime sa nasabing network. Sabi naman ng ilang entertainment site ay maaaring pang umaga o hapon ang It's Showtime sa TV5. Pero live ito sa A2Z Channel at Kapamilya Online Live. Samantala, dahil sa dinami-dami ng haka-haka ng mga tao sa mangyayari sa It's Showtime, ay tila hindi na kinaya ni Vice Ganda na magsalita o magpirinig sa mga nangyayari ngayon sa noontime show. Kaya naman sa segment ng It's Showtime na Rampanalo ay bumisita si Vice Ganda. Hindi kasi ito pumasok sa It's Showtime dahil sa taping ng kanyang singing game show. Dahil nga malapit lang ang studio ng It's Showtime sa Everybody Sing, ay dinalaw niya ang kanyang mga It's Showtime family. Dito nga ay hiningan ng opinyon ni Bong Navarro si Vice Ganda kung ano ang maipapayo niya sa contestant ng Rampanalo. Dito ay ilang ulit na nagsuggest si Vice Ganda sa contestant ngunit hindi siya sinusunod nito. Kalaunan naman ay nakinig ang contestant kay Vice Ganda kaya ito nanalo. Sa pagkakataon nga na ito ay ginamit na dahilan ng komedyante ang pagkapanalo ng contestant para maipahayag ang kanyang saloobin sa mga nangyayari ngayon sa kanilang noontime show. Kabuo ang pahayag ni Vice Ganda kanina sa It's Showtime. Panindigan mo yan. Sa panahon ngayon, ang daming taong may maling desisyon. Gusto nyong panindigan yung desisyon nyo ha, tignan nyo. Mauunawaan nyo balang araw. Gusto nyo yan ha, o di sige, ganyan nga panindigan mo, tignan mo, oo. Anong sabi ng madlang people? Sige, huwag kayong makinig sa madlang people. Ayaw nyong makinig sa madlang people ha, panindigan mo. Anong sabi ng madlang people? Tignan mo kay hinatnan mo, buksan mo yan, nanggigigil ako. Nang tanungin naman uli si Vice Ganda kung ano ang tingin nito sa box na hawak ni Jugs, kung rampa ba o rampalit ang naging sagot ni Vice Ganda, eh baka gusto niya yan. Tayo naman hindi namimilit. May ilang beses ka nang hindi nakikinig sa madlang people. Dahilan para makumbinsi ang madlang contestant at magpalit na ng kahon. Komento nga ni Vice nang magpalit ang contestant ng kahon, at least bago pa mahuli ang lahat, nakinig ka sa madlang people. Kultura natin sa Showtime yan eh. We always listen to the madlang people. Diba? If you listen to the madlang people, you will never go wrong. Because madlang people is the heart that will lead you to the right path. Hindi pa nga nagpaawat si Vice Ganda at may huling hirit pa ito. Matapos kasing hindi masagot ni Najubi at Teddy ang computation ay paparusahan sana si Juby dahilan para saluhin ni Teddy ang punishment na ito. Huling hirit ni Vice Ganda, ang bait naman ni Teddy sumasalo. My God, sino kayang sasalo? Samantala, napansin nga ng netizens ang paggamit sa salitang kayo ni Vice Ganda tuwing siya ay mangangaral sa contestant. Dahilan para maisip ng mga ito na patungkol sa TV5 ang sinasabi ni Vice Ganda na dapat makinig sa gusto ng mga tao. Gayunpaman, ay wala pang desisyon ng TV5 sa nalalapit na pagtatapos ng kontrata ng It's Showtime sa kanila. Sa ngayon lang, ang huling balita ay kumpirmado na ang Itbulaga sa Kapatid Network at kasabay ng pagsisimula ng Itbulaga sa TV5 ay ang pagtatapos ng kontrata ng It's Showtime sa TV5 Network. We always listen to the madlang people. Tama. Diba? If you listen to the madlang people,
never go wrong.